Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol, inspeksyon na ng mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources. So sila po ay nasa isang pribadong hospital na dahil kailangan po yung continuous medical treatment, no? Isa po sa kanila ay burned yung mukha at yung isa naman ay amputated above the leg. Dalawang Pinoy crew na nakaligtas sa Houthi rebel attack, nagpapagaling na sa pribadong ospital dito sa bansa. Itong araw na to, as an update, magpapile tayo ng kaso ng human trafficking and serious illegal detention. Actually, we already identified those victims and those perpetrators. So, this afternoon, we will be filing. Walong Chinese national na suspect sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac kahapon. Kinasuhan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Even in the places that I know where I spend a lot of time with, hindi ko naman pupuntahan ng mga dati kong pupuntahan because we're here to do this. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpakita ng mga ebidensya na magpapatunay na hindi pamamasyal ang pake niya sa kanyang state visits. Iba pang paratang sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinagot din. Dito na po siya mag-stay. Babasahan din po namin siya ng aming guidelines. Katulad po nung kailan lang po ang PCRs, yung pong paggamit ng cellphone, at saka po yung mga authorized visitors. Detention center ng kamara nakahanda na para kay Apollo Kibuloy. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Natapos na ang tatlong araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany. At kanina, dumating na ang delegasyon nito sa Czech Republic para naman sa state visit. Ngunit bago umalis ng Berlin, sinagot ni Pangulong Marcos ang iba't ibang mga isyong ipinupukol sa kanya. Ito ang balita ni Val Onya. Dumating na sa Czech Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang state visit. 12:43 ng madaling araw oras sa Pilipinas o 5:43 PM local time nang lumapag sa Vaclav Havel International Airport ang sinasakyang eroplano ng Pangulo. Makakapulong ng Pangulo dito sa Prague's Czech Republic President Peter Pavel at iba pang matataas na opisyal ng bansa. Inaasahang malalagdaan dito ang isang labor agreement na magtitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ilang issue naman ang sinagot ng Pangulo bago umalis dito sa Berlin. Isa na rito ang panibagong paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumapasyal lamang si PBBM sa ibang bansa. Sa kanyang press briefing sa Germany, ipinakita pa ng Pangulo ang papel na naglalaman ng mga schedule niya at binigyang diin na hindi siya namamasyal. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? It's my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama ko dito sa mga doon, itong big pasyal. Even in the places that I know where I spend a lot of time with, hindi ko na pupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Ukol naman sa paratang na isinusulong ni PBBM ang charter change dahil sa term extension, sagot ni Pangulong Marcos. Naku-confuse kasi ako sa TTRRB kung bakit yung papalit-palit eh. So I'll have to examine it further. Read it kasi very quick through lang na rin yung balita at yung mga remarks. So tignan ko muna kung ano talagang sinabi niya para maintindihan ko. Sa gitna ng kritisismo, binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi siya namemersonal. Ayon kay PBBM, alam niyang paghiwalayin ang trabaho at personal na bagay. Ukol naman sa naging panawagan ni Chinese President Xi Jinping sa Chinese forces na maghanda sa zero. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi na ito bago pero handaan niya ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito. Quite frankly, I don't think there's anything new there. That's what they've been doing already. They have defined the 10-inch line and they
continued endeavor to defend it with, for our part, continued to defend what we and the international community has recognized as our maritime territory. Kamakailan nanawagan si President Xi sa military forces nito na protektahan ng interes at maritime rights nito. Val Onya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang detention center ng Kamara sakalang ipag-utos ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng pag-cite and contempt ng House Committee on Legislative Franchises sa religious leader dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig kaugnay ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dito na po siya mag-stay. Babasahan din po namin siya ng aming guidelines. Katulad po nung kailan lang po ang PCRs, yung pong paggamit ng cellphone, at saka po yung mga authorized visitors. Pinahintulutan ng mga miyembro ng media na makapasok sa detention center ng Kamara kung saan dinadala ang mga inaarestong personalidad matapos mapatawan ng contempt. Itong detention facility na nakikita niyo sa aking likuran, dyan posibleng manatili ang religious leader na si Apollo Kibuloy kung hindi haharap sa Kamara hanggang araw ng Biyernes, March 15. Pinatawan ng contempt si Kibuloy dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay ng panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairperson ng network. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng lumabas ang detention order laban kay Kibuloy sa Lunes o Martes, March 18 o 19. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. It will be signed by the chairman of the franchise committee, and any authorized house official can sign it. So it's either me or the speaker can sign the warrant to Perez. May dalawang air-conditioned rooms at tatlong comfort rooms ang detention center sa Kamara. Sa kasalukuyan, okupado na ang isa ng resource person na site in contempt. Bakante naman ang katabing kwarto nito kung saan posibleng dalhin si Kibuloy. Equipped ang detention center ng CCTV cameras at monitored ng Legislative Security Bureau. Bago ipasok sa loob, dadaan security at medical check-up ang detainee. Pwedeng gumamit ng cellphone sa loob ng pasilidad, subalit 30 minuto lamang kada araw ang ibibigay na oras. Maaari namang hilingin na palawigin ito sa House Committee na nagpa-contempt sa detainee. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga o alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Sabado, ang visiting hours sa detention center. Samantala, welcome naman para sa Makabayan Block lawmakers ang pagkakapasa ng panukalang batas na nagsusulong na bawiin ang prangkisa ng Suarasug Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bunsod umano ito ng sari-saring paglabag sa prangkisa ng network gaya ng fake news peddling, red tagging at paglabag sa broadcasting standards. Yung hindi pagsipot ni Kibuloy sa pagdinig ng komite ay nagpapakita ng kanyang pag-iwas sa accountability. Akala ko ba ay appointed son of God siya? Bakit takot siyang humarap sa Kongreso? Sabi ni Apollo Kibuloy, siya daw ang pipirma sa kaligtasan ng tao. Ang tanong natin ngayon, mapipirmahan ba niya ang sarili niyang kaligtasan? Bukod sa Kamara, may ultimatum na rin ang Senado kay Kibuloy upang magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin ng Senado. Kaugnay naman ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng sexual crimes laban sa religious leader. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinepensahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpunta niya sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy. Ayon sa senador, pumunta siya matapos malamang dadalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at bilang pagsuporta sa kanyang kaibigan. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugang walang kasalanan ang religious leader sa mga alegasyon ng pang-aabuso.
personal na desisyon na rin anya ni Kibuloy kung dadalo ito sa imbestigasyon ng Senado. Sakaling maaresto ng Senado, tiniyak ni Senator De La Rosa na aalagaan at magiging ligtas ang religious leaders sa kanilang kustodiya. Mahirap po yung kaibigan na kaibigan ko at magandang panahon. Kung masama ang panahon, hindi mo na kaibigan yung tao. Totoo kaibigan lang tayo. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang kasalanan sa mga akusasyon na pinapanatang sa kanya, bahala ng korte dyan. Naharang ng Information and Communication Technology Service ng Kamara ang nasa kalahating bilyong attack sa website ng House of Representatives araw ng Miyerkules, March 13. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala namang sensitibong impormasyon na nakompromiso. Nanawagan naman ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT na imbestigahan ang insidente. The ICTS team of the House of Representatives reported an unusual surge in internet traffic on the congressional website that indicates that what they call a distributed denial of service or DDoS attack, which aims to overwhelm target websites and render them inaccessible. We call on the DICT to investigate this DDoS attacks. Muling nabuhay ang panukalang ibalik ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC dahil sa patuloy na pangaharas ng Chinese vessels sa West Philippine Sea. Pero para sa isang mambabatas, hindi ang pagbabalik ng naturang programa ang tamang polisiya na dapat tahaki ng bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nagdederechahang usapan, naiinip na ako dun sa mandatory ROTC. Mismong sa Senator Robin Hood Padilla ang nanguna sa military reservist recruitment sa Senado ngayong araw. Dito sa mailalim sa isang lecture ang ilang kawani ng Senado bilang bahagi ng basic citizen military training. Ayon sa Senador, naiinip na kasi siya sa pagpasa ng panukalang pagbuhay sa Mandatory Reserve Officers Training Corps ROTC, kaya nagkusa na siya mangumbinsi ng mga tao para maging reservist. Sobra na akong naiinip, kaya gumawa na lang ako ng sarili kong discard. Nawalan na ako ng pag-asa, ma'am. Nawalan na ako, 2 taon na eh. Para sa akin, ano bang inaantay natin? Kasi isa to sa plataforma ko nung tumakbo ko. Final natin ito. 2 taon na ako dito, wala pa rin. Para sa akin, ano ba talaga? Umaasa si Senator Padilla na madadagdagan ng budget sa pag-recruit para sa mga reservist para makapag-engganyo pa sa ibang bahagi ng bansa. Aminado si Senator Ronald De La Rosa na siyang nangunguna sa pagdinig sa panukala sa Senado na marami pa siyang kailangang kumbinsihin sa mga kapwa niya senador para maipasa ang panukala. Pero umaasa siyang mas malakas na ang tsansa nito ngayon dahil sa patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator De La Rosa, hinihintay na lang na maisalang sa interpelasyon sa plenaryo ang panukalang buhayin ng mandatory ROTC. Pero si Senate Deputy Minority Leader Riz Ontiveros, handaan niyang labanan ng panukala kapag sinimulan na ang debate para rito. Para sa senadora, mas tamang isulong ng Senado ang dagdag suporta para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, partikular na ng Philippine Navy. Hindi po gawing excuse yan ang isang tingin ko hindi tamang policy direction na gawing mandatory ang ROTC kahit sa mga mamamayan natin na hindi naman yon ang paraan nila para magsilbi kay inang bayan. Hirit naman ni Senator De La Rosa. E paano ka lumaban? Lumaban ka keyboard warrior? Puro ka lang singit sa keyboard na lumaban tayo, lumaban! Eh, laban na dito, hampasan ng keyboard. Uy, mag-bartsa kayo. Matuto kayong gumamit ng armas. Matuto kayong gumapang. Matuto kayong tumakbo. Matuto kayong kumover. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 12 kababaihan ang kasamang nakagraduate matapos na sumabak
sa isinagawang Basic Citizen Military Training Course ayon sa Philippine Navy. Mula sa 119 na mga nagsipagtapos bilang reservist sa Batanes, 10 rito ang magsisilbing Marine Reservist habang may 2 naman ang itinalagang Sailor Reservist. Ayon sa Philippine Navy, nagpamalas ang 12 women reservist ng natatanging dedikasyon, determinasyon at leadership para mapabilang ang mga ito sa hanay ng military service. Nakauwi na ng bansa ang 2 Pinoy na nasugatan sa pag-atake ng mga rebelding Houthi sa isang barko sa Yemen. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa ngayon ay nakakonfine na ang mga ito sa isang pribadong ospital sa Metro Manila. Tinutulungan naman ng kagawaran sa pagproseso ng kanilang mga benepisyo ang lahat ng mga Pilipinong tripulante na apektuhan sa pag-atake. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sila po ay nasa isang pribadong hospital na dahil kailangan po yung continuous medical treatment, no? Isa po sa kanila ay burned yung mukha at yung isa naman ay amputated above the knee. Nagpapagaling na sa isang pribadong hospital sa Metro Manila ang 2 crew ng bulk carrier na MV True Confidence na tinamaan ng missile sa Gulf of Aden sa pag-atake ng mga rebelding Houthi noong March 6. Sa hospital na rin nila muling nakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Okay na po sila, nasa stable condition at inaalagaan po natin at kapiling na po nila ang kani-kanilang pag-ibig. Kaninang alas 5:30 ng umaga, lumapag sa Villamore Air Base ang isang air ambulance na sinakyan ng 2 galing ng Djibouti Hospital. Agad silang sinalubong ng mga ambulansya para dalhin sa hospital kung saan ipagpapatuloy ang kanilang gamutan at pagpapagaling. Naputulan ng paa ang isa sa mga tripulante samantalang nasunog naman ang mukha at mga kamay ng isa pa. Nauna nang nakauwi noong Martes ang isa pang Pilipino crew na nasugatan din sa insidente kasama ang 10 nakaligtas sa pag-atake. Ayon sa DMW, ang pamahalaan kasama ang manning agency ang gumasto sa medical treatment ng mga sugatan. Samantala, bukod sa psychosocial service at financial assistance, tumutulong din daw ang DMW para sa pagpuproseso ng mga claims na maaaring makuha ng mga tripulante dahil sa nangyaring insidente. Hindi lamang po yung tinatawag naming double pay, the salary na tatanggapin po nila, kundi pati rin po yung lahat ng benefits, yung financial benefits po na gawa noong nangyaring insidente na yon, lahat po ay inaayos natin, yung documentation na tinatawag, hinahanda na po natin, tumutulong po tayo para makuha po nila lahat ng kanilang tinatawag na entitlements. Samantala, prioridad ngayon ng pamahalaan ng pag-retrieve sa mga labi ng 2 Pilipino na nasawi. Ayon sa DMW, nakuha na ang barko mula sa Gulf of Aden at patungo na sa isang ligtas na lugar kung saan ito isa-salvage at kukunin ang mga labi. Priority po ng ating pamahalaan yung pagkuha sa remains ng 2 po nating kababayan. At yun po ang inasikaso natin, lahat po ng offices involved, kasama na po yung ship owner at yung manning agency ay kasalukuyan pong gumagawa ng lahat ng paraan para po sa proseso ng pag-retrieve ng bodies ng ating 2 seafarers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 8 Chinese na sospek sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac kahapon. Ayon kay PAOC Executive Director Yusek Gilbert Cruz, inaalam na rin ng mga otoridad ang identity hindi lamang ng mga sospek kundi pati na rin ng mga biktima. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Sa ngayon, meron tayong mga 8 na suspect na tinuturo and we're still looking for more victims to come out para magturo na rin kung sino yung mga ibang involved dito sa pananakit, sa pagpagtigil sa kanila dito sa loob ng mga Pogo Hubs. Nagpapatuloy ang paggalugad ng mga otoridad sa 36 na malalaking Pogo Hub building na sinalakay ng mga otoridad kahapon sa Tarlac.
Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, napakalaki ng lugar kaya't malabong matapos agad ang ginagawa nilang inventaryo. Ang naturang Pogo Hub ay sinasabing sangkot sa lab scam at crypto scam. Sa pagsalakay ng mga otoridad kahapon, nasa 275 na mga dayuhan at 383 na Pilipino ang natagpuan sa lugar. Sa naturang bilang, 8 Chinese na itinuturing ng mga suspect ang sinampahan na ng kaso ng PAO kanina. Itong araw na to, as an update, magpapile tayo ng kaso ng human trafficking and serious illegal detention. Actually, we already identified those victims and those perpetrators. So, this afternoon, we will be filing 2 cases dun sa mga suspects. Ang 8 suspect aniya ay kabilang sa tinatawag nilang mga enforcers na silang nagpaparusa sa mga POGO workers na hindi umaabot sa itinakda nilang kota. Ito yung mga sinasabi, nagsasabi sa kanila na kailangan abutin mo yung kota mo or else tatamaan ka sa amin. So it's either sinasaktan nila ito o kaya talagang dinideprive nila ng tulog, kinukulong nila sa isang kwarto para mapilitan na magbayad dun sa utang nila o kaya sumunod dun sa kagustuhan ng mga enforcers. Sinabi pa ni Yusek Cruz na sa ngayon ay nagpapatuloy ang verifikasyon nila sa identity, hindi lamang sa mga biktima kundi pati na rin sa mga suspect. Normally kasi, gumagamit sila ng mga fake names, fake identities, para kung kakasuhan natin sila, makakaalis pa rin sila dun dito sa bansa natin kasi nga hindi yun ang totoong pangalan nila. So what we are doing right now is closely coordinating with our counterparts. In this case, pag Chinese yung mga suspects natin, we are coordinating with the Chinese embassy. Pag Vietnamese ang suspect natin, we are coordinating with the Vietnamese embassy. So doon malalaman natin yung true identity nila and then malalaman din natin kung mga wanted persons ito sa kani-kanilang mga bansa. Nag-ugat ang operasyon ng PAOK matapos ang salaysay ng Vietnamese national na na-rescue nila at ganun din ang tawag mula sa Malaysian embassy kung saan sinasabing biktima ng grupo ang isa nilang kababayan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula United Kingdom. Magandang hapon, Jack. May lumabas na balita na hindi na pwedeng magdala ng dependents ang international care workers sa UK. Paano ito makaka-apekto sa ating mga kababayan dyan? Nakaka-racism dyan, ano, medyo manukot ang balita ayon sa mga kababayan natin na planong pumunta dyan sa United Kingdom as senior care workers, no, dahil hindi na nga sila pwede magdala ng kanilang mga dependents. And of course, gusto tilinawin, no, hindi apektado ang nurses and doctors dahil sila ipapasok under skilled worker visa. Ang maapektuhan ng balitang yan ay yung mapapasok under health and care workers visa, no? Yung mga magtatrabaho sa mga care homes at sila ay magtatrabaho as care workers or senior carers. And despite yan, na sinasabi natin nasa 152,000 yung job vacancies sa sector na yan. At ang titingnan natin, paano yan makaka-apekto? Dahil habang tumatagal, tumataas na tumataas din ang aging population dito sa United Kingdom. Yes, June. O nga, Jay, kasi may mga kaibigan tayo, may kababayan tayo na talagang ang plano talaga nila ngayon ay talagang mag-stay na sa UK. Isasama talaga yung kanilang mga magulang o mahal sa buhay dahil parang doon na ang focus ng kanilang, kumbaga, ay pamumuhay. Jack? Mm-hmm. Yes, June, no, medyo nakakalungkot nga dahil nga may ilan sa mga kababayan natin na pinipili ang United Kingdom despite na mas mataas ang sweldo sa ibang bansa katulad na lamang ng Australia at United States dahil nga mas madaling makuha ang kanilang dependents. Pero kung sila naman ay nurse or doctor, hindi man nila kailangan mag-alala na hindi na makukuha ang kanilang mga pamilya. Pero kung sila naman ay senior carer o kaya naman ay sila ay magtatrabaho as care workers sa care homes, no,
baka magdalawang isip sila pumunta sa United Kingdom dahil nga sila hindi makapagdala ng kanilang mga dependent. Sige, Jack, ibigay mo ng iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Ipagbabawal na sa mga international health and care workers ang pagdadala ng kanilang pamilya o dependents sa United Kingdom. Ayon sa official social media post ng UK Home Office noong Lunes, March 11, ito ay bahagi ng plano na mabawasan ng malaki ang unprecedented and unsustainable migration sa bansa. Tinatayang nasa 120,000 migrants na dumating noong nakaraang taon ang maaapektuhan ng bagong inilabas na patakaran. Matatandaan na unang nang ipinagbawal noong nakaraang taon sa mga international student ang pagdadala ng kanilang pamilya. Pasado na sa US House of Representatives ang landmark bill na maaaring mag-ban sa TikTok sa Estados Unidos. Bumoto ang mayorya ng US Congress members sa panukalang naglalayong persahin ang social media giant na ibenta ang US assets ito. Itong balita ni Lynn Perez. It's a bipartisan bill. It is something that we welcome. We obviously 352 miyembro ng US Congress ang bumoto para maipasa ang panukalang batas na maaaring maging dahilan para tuluyang ipagbawal sa Estados Unidos ang TikTok. Samantala, 65 naman ang tumutol dito. Matapos ang pagpasa sa Congress ng naturang bill, ay aakyat ito sa Senado kung saan hindi pa malinaw kung ito'y maaaprubahan. Ayon kay Senate Majority Leader Chuck Schumer, pag-aaralan ng Senado ang nasabing batas. Una nang nagpahayag ng kahandaan, si US President Joe Biden na lagdaan ito. Nilinaw naman ng White House na nais ng Pangulo na masiguro ang mga masiselang impormasyon na mga mamamayan ng Amerika ay manatili sa bansa at hindi mapasakamay ng Chinese Communist Party or CCP. Do we want the data from TikTok, children's data, adults' data, to be going to be staying here in America or going to China? Sa kanyang TikTok post ay nagbabala naman ang chief executive officer ng kumpanya na si Xu Zuchu na manganganib na mawalan ang mahigit sa 300,000 na trabaho sa Amerika at bilyong dolyar. Nakita naman ng small business owners kung may patutupad ang batas. Muli rin itong tiniyak na patuloy ang investment ng kumpanya upang masiguro na ligtas ang data ng mahigit sa 170 million American users nito. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. Nagbayad din ng TikTok's air flight ng ilang prominenteng TikTok users upang pangunahan ang protesta sa Capitol laban sa panukalang batas. Nagbabala naman ng China sa consequences o magiging epekto kung tuluyang ipatutupad ng Estados Unidos ang pagbabawal ng app na TikTok. Kasabay nito inakusahan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin ang US ng pagpigil sa TikTok kahit walang ebidensyang banta sa national security ang social media app. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Kim Jong-un ang training ng kanyang mga sundalo para sa pag-operate ng kanilang newly developed battle tanks. Kasabay nito, nanawagan ang North Korean leader ng mas malawak na paghahanda para sa isang giyera. Ang pag-asana ay nagalayong maghigpit na suriin ang aktual na kakayahan ng mga tankmen sa labanan at maging pamilyar sila sa mga pamamaraan ng combat action methods sa iba't ibang mga taktikal na misyon. Ang naturang tank training ng North ay nakikita bilang tugon sa taunang 11 araw na South Korean-US military drill na magtatapos ngayong araw. Nagpakita na muli sa publiko si dating Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra ilang linggo matapos siyang lumaya sa visa ng executive clemency. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mapalaya mula sa hospital detention, nakita muli ng publiko si former Prime Minister Thaksin Shinawatra
Suot ang asol na polo at neck brace. Una itong nagtungo sa City Pillar Shrine sa Bangkok, kung saan inabangan siya ng mga mamamahayag. Kasama niya ang anak na si Pritong Trang Shinawat. Pagkatapos dito ay dumiretso naman ito sa kanyang hometown sa Chiang Mai. Ang 64 anyos na veteranong politiko ay bumalik sa Thailand noong Agosto. Pagkatapos ng 15 taong self-exile at agad na nakulong sa mga kaso noong panahon pa niya sa kapangyarihan. Ngunit ang kanyang 8 taong silent sentensya ay napaigsi ng isang taon ni Haring Maa Washiralongkorn, ilang araw lamang matapos ang kanyang pagbabalik. At nung nakaraang buwan, sinabi ng gobyerno na si Thaksin ay karapat-dapat para sa maagang paglaya dahil sa kanyang edad at kalusugan. Region Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Mayroon pa rin namamatay dahil sa COVID-19, 4 na taon matapos magkapandemya. Katunayan, ayon sa Department of Health, may 5 kaso ng COVID-19 deaths na naitala sa huling linggo ng Pebrero hanggang sa unang linggo nitong Marso. Ito ang balita ni JP Nunez. 4 years after tayo first nag-declare ng COVID-19 pandemic noong 2020, ang ating number of new cases per day naglalaro na sa mga 25 to 30 per day on average. Bagaman na ideklara na ang katapusan ng COVID-19 pandemic noon pang nakaraang taon, ayon sa Department of Health, mayroon pa rin kaso ang naitatala araw-araw. At kahit 4 na taon na ang lumipas mula ng pandemya, mayroon pa rin naitatalang nasasawi dahil sa COVID-19. Sa datos ng DOH, mula February 20 hanggang March 4 ngayong taon, mayroong 5 nasawi dahil sa COVID-19. Ayon naman sa DOH, sa ngayon ay mababa na ang datos na ito. Malakihan nila ang nagawang proteksyon ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccines na ibinigay sa mga Pilipino. We are definitely passed through the worst of the COVID-19 pandemic. Ayon pa sa ahensya, sa higit 1,000 COVID-19 beds na nakalaan para sa malalang kaso ng COVID-19, nasa 10% lang ang na-occupy sa ngayon. Tiniyak naman ng DOH na sakaling magkaroon muli ng pandemic ay mas handa na ang mga health facilities sa bansa. Mas natutunaan nila ang mga health facilities sa responding dapat gawin kapag bigla ang dumami ang kaso ng pandemic disease. At any time in the future, wag naman sana mangyari, pero magkaroon tayo ng bagong pandemic. Sabi nga ng WHO, let's be ready for disease X, which is any unknown disease na pwedeng tumama sa atin in the future. Pwedeng gawing uli isolation center yung ating mga bukas center if kailangan. Ayon sa DOH, nakabatay sa Universal Healthcare Act ang ginagawa nilang hakbang sa ngayon sa mga healthcare facilities. Kasama dito ang pagpapalakas ng mga primary healthcare facilities upang paghandaan ang posible pang lumitaw na pandemya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Limitado lang muna ang maaring makapasok ngayon sa Philippine General Hospital matapos ang sunog kahapon. Sa isang panayam, sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na tanging ang mga may life-threatening conditions muna ang kanilang aasikasuhin sa ngayon. Bagamat na ibalik sa kani-kanilang kwarto ang mga inilikas sa pasyente kahapon, marami pa rin umano ang nananatili sa emergency room ng PGH. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na nagtamo ng injury matapos maaksidente sa Pasig City kaninang madaling araw. Ayon sa angkas ito, sumemplang sila dahil sa biglang pagpreno para hindi mabangga ang nasa unahang sasakyan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Hello po. Opo, saan po yung aksidente? Ito po sa may Rosario po, yung sa may tulay papunta Ortigas. Ano po yung status po ng patient diyan? Responsive na po siya pero may hinihintay po siya sa lower chest saka sa parting balikat. Ilan po yung ilan yung pasyente? 2 po. Ano yung aksidente?
Ready na po yung ano yung sa treatment. Habang naka-standby ang UNTV News and Rescue Team sa poblasyon Mandaluyong City dahil sa positive fire alarm, nakatanggap ito ng tawag mula sa MCGI, Disaster Response and Rescue Team, na may nakitang aksidente sa Rosario Bridge, Pasig City, pasado alauna ng madaling araw, March 14. Sugatan ng rider na si Rinaldi Castaloni, 40 anyos. Hinihinda nito ang pananakit ng kanang balikat at pamamaga sa bandang likuran. Mayroon din itong mga gasgas sa kanang siko, balikat at kanang tuhod na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Sir, check ko ha. Saan masakit sir sa may gilid? Dito banda eh, sa rib part. Titingnan ko sir ha. Hindi naman masakit na masakit. Tolerable naman. Sige, titingnan ko sir ha. Ito sir, masakit to. Nahawakan ko. Saan, saan? Ito? Ito masakit. Yan, yan, yan. Pero hindi mo masakit na masakit. Positive swelling sa may likod. Sir, sige po sir. Papasok po tayo sa ambulance sir ha. Doon na lang po kayo umupo para po mapapailas po. Ano gusto nyo? Nakahiga? Nakaupo? Hindi, nakulang po. Nakulang. Tagal, pagka inahawakan ko to sir, hindi naman masakit. Masakit yung mga bruises eh. Okay. Pakilagay na lang ng arm sling si sir para sigurado. Ayon sa angkas nito na si James Pagaragan, nagulat na lamang siya nang biglang pumreno ang nasa unahan nilang sasakyan, kaya napapreno ang rider na naging sanhi ng pag-slide at pagsemplang. Biglang pumreno po kasi yung sasakyan na wala. Tapos paakyat kami. Biglang napapreno rin kami. Pero tumama na kami, pero in-slide ni kuya. Kaya bumagsak kami. Wala namang natamong sugat ang angkas ng rider. Agad na dinala ang biktima sa Pasig City General Hospital para sa karagdagang atensyong pangmedikala. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong scammer na nagpanggap na may koneksyon kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ginagamit umano ng mga suspect ang umano'y koneksyon sa First Lady para makakuha ng pera mula sa kanilang mga biktima. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kanina, sabi mo, bigay mo kay First Lady nung tayo sa mesa. Bili mo, alagi sir. Oh, pero may... Tinanong man sir kung saan ipa ano ng pera. Sabi ko, kay First Lady. Wala nang nagawa pa ang suspect na si alias Isko nang hulihin ng mga tauhan ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region sa isang entrapment operation sa Blue Bay Walk Metropolitan Park Building, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City. Ayon kay CIDG NCR Intelligence and Investigation Division Chief, Police Lieutenant Colonel Joey Arandia, si Isko ay inireklamo ng isang biktima dahil sa umano'y pangingikil ng 5 milyong piso kapalit ng proteksyon sa Land Transportation Office para sa kanyang emission testing and medical business. Konektado umano ang suspect kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kaya't ipapasara nila ang negosyo ng biktima kung hindi magbibigay ng pera. Ang grupo na to ay tinatakot niya yung mga negosyante na ipapasara yung business nila. Mm-hmm. Kung hindi sila magbigay sa kanya as a protection money. Pakilala pa ng suspect, uupo umano siyang regional director ng LTO sa Cebu. Actually, kilalang pamilya din to sa Cebu. Mm-hmm. May kakayahan din sa buhay. Tapos, dati rin nagserbisyo sa bayan. Nagkaroon din ng mga pwesto sa Region 7. Bukod kay alias Isko, kasama din sa naaresto ang dalawang umano'y bodyguard nito, kabilang ang isang nagpakilalang member ng Marines. Ang akin sir ba, si JJ, may tita siya. Yung si tita niya, ano niya si, ano, parang, ano ba, kaning, nag, sabay sila nagtako. Si oh, First Lady. First Lady. Tita niya. Galing pa umano siya sa Cebu at nagtungo lamang siya sa Maynila para ibigay ang pera kay alias JJ upang makarating kay First Lady. Ganun lang ako ng Cebu, sir. Punta ako dito para at ibigay ko yung pera sa kanila para yung sa posisyon. Ibigay mo kay... Kay JJ, sir. Kay JJ. Kay JJ, ibigay din niya. Sa kanina, sabi mo, ibigay mo kay First Lady.
Nakuha sa mga suspect ang isang baril, magazine at mga bala. Mayroon din ani ang mga IDs gaya ng license to own and possess firearms, gun registration, at permit to carry firearms outside of residence. Ang mga suspect ay sinampahan ng kasong extortion ng mga otoridad. Panawagan ng CIDG-NCR sa iba pang mga nabiktima ni alias Isko na magtungo sa CIDG upang maghain ng karagdagang reklamo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paiimbestigahan na sa Senado ang pagkakaroon ng isang resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Samantala, nag-inspeksyon na sa lugar ngayong araw ang Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang balita ni Ryan Malyari live. Magandang gabi, Ryan. May initial findings na ba ang DENR kung anong mga paglabag ang nakita nila dyan sa resort? June, magandang gabi. At kanina nga sa inspeksyon ng DENR sa site, ay hindi pa sila naglabas ng opisyal na salaysay sa kanilang nakita dito sa resort. Subalit ang isa nga sa tinitignan na dahilan ng pagpapasara ay ang kawalan nga nito ng ECC. Inspeksyon ngayong araw ng mga tauhan ng DENR ang resort na nag-viral sa social media na nasa gitna ng Chocolate Hill sa Bohol. Tumanggi munang maglabas ng pahayag ang mga tauhan ng DENR. Sa ngayon ay ipinatigil na ng kagawaran ang operasyon ng nasabing resort dahil wala umano itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Ayon naman sa tagapagsalita ng munisipyo ng Sagbayan, ang bayang nakakasakop dito, wala silang kopyang natanggap ng temporary closure order ng DENR. Yun ang merong discrepancy dyan kasi wala kaming natanggap na official na kopya sa sinasabi ninyong temporary closure order ng DENR. We just learned it yesterday from the social media. What we received is the yung notice of nagre-request pa nga ang DENR ng request for assistance for the implementation of notice of violation to Captain's Peak Resort. March 13 lang po, kahapon lang namin natanggap ito. Dagdag pa nito dahil dito ay nag-issue na rin ang opisina nila ng revocation of business permit. When we learned it from the social media na meron na palang kahit wala kaming kopya official sa isang temporary closure order for reason na walang ECC yung establishment, nag-issue na rin si Mayor kahapon ng revocation at cancellation ng kanilang business permit. Kaugnay nito ay magpapasa na rin si Senator Cynthia Villar ng resolusyon para maimbestigahan ang pagkakaroon ng resort sa isang legislated protected area ayon na rin sa demand ng mga senador. Kasi yun ang demand ng mga senator to investigate. They want to understand. Kasi yung Chocolate Hill was declared as a legislated protected area. Kasama pala yun sa INAIPAS bill na ipinasa ko noong 2018. So, pag meron kang ganong legislated protected areas, meron ng Protected Area Management Board composed of NGO, of local officials, DNR, at saka other related agencies. Bakit nila pinayagan na merong ganun? So, yun ang question. We just want to understand how it came about na hindi napigil ng Protected Area Management Board. We'll submit the resolutions sa Monday, and then pag nasubmit na yun, then we can have the hearing. Break na kami by Wednesday, pero we can have the hearing during break. Ayon naman sa management ng resort, kumpleto sila ng papeles para sa operasyon nito. 2018 po, nag-sitin po kami ng mga proposal projects namin sa PAMBI. After that, it was already approved by the PAMBI. Our new application started January for the LGU business permit.
Ngunit ayon kay Senador Villar ay questionable umano ang pagkakaroon ng business permit ng naturang resort. Binigyan sila ng permit. Nagtataka, sino nagbigay ng permit at bakit binigyan ng permit? Iyon ang question. We just want to understand how it came about para makita natin what's wrong, di ba? Kasi dapat napigil yun ng Protected Area Management Board. May apila naman ang mga tauhan ng naturang resort. Sana hindi magtagal. Kawawa naman kaming mga trabahante dito. Wala na kaming ibang hanap buhay, kundi ito lang. Natatangi ang Chocolate Hills sa Bohol dahil sa angkin itong natural na formasyon ng mga burol. Kaya naman turismo ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito. Dahil sa isyu ay apektado ang kabuhayan ng mga kawani ng resort sa pagpapasara sa naturang establishmento. Inaasahan sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo ay masasagot ang mga katanungan ukol dito. At yan muna ang update dito, June. Maraming salamat, Ryan Malyari. Sa kaugnay na balita, pansamantalang itinigil ng pamunuan ng The Captain's Peak and Garden Resort sa Bohol ang kanilang operasyon bilang pagtalima sa utusan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Batay sa opisyal na pahayag ng resort, sinabi nito na pansamantala nilang isasara ang kanilang operasyon para bigyang daan ang maintenance at environmental preservation efforts. Habang sarado, sinabi ng resort na patuloy silang magpapatupad ng eco-friendly initiatives upang lalo pang mapabuti ang kanilang operasyon. Humingi rin ito ng paumanhin sa publiko at umaasang muli silang makababalik sa kanilang operasyon. Inaprubahan na ng Philippine Health Insurance Corporation ang increase sa capitation rate ng Consulta Package Program. Ang Consulta ay primary care benefit package na ibinibigay ng PhilHealth para sa libreng annual check-up, piling diagnostics at gamutan ng kanilang mga miyembro. Ayon sa PhilHealth, gagawin na itong 1,700 pesos kada pasyente sa loob ng isang taon. Ito ang halaga na maaaring i-reimburse ng mga healthcare providers na binabayaran na in advance sa isang miyembro ng PhilHealth. Samantala, para naman sa private consulta package, papayagan silang maningil ng hanggang 900 pesos sa bawat pasyente. Habang wala namang babayaran ang mga nasa public consulta package providers. Samantala, makakasama na rin sa consulta package ang libreng mammography at ultrasound screenings na layong masuportahan ang early detection ng breast cancer at iba pang uri ng abdominal conditions. Target itong maipatupad ng PhilHealth pagsapit ng June 2024. Umapila sa Office of the Ombudsman ang mahigit 100 mga empleyado ng National Food Authority o NFA na sinuspinde dahil sa pagbebenta ng imbak na bigas ng ahensya. Nais nilang ipabawi ang ipinataw na suspension sa kanila na hindi umano makatwiran at tila minadali. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Paano nasabi nitong mga empleyado na unfair ang suspension at tila minadali ang pagpapataw nito sa kanila? June, ayon sa isang empleyado na kapatay, may dumating na lang bigla na suspension order sa kanila na ipinadala sa email. Bukod dyan, kasama din anila sa sinuspinde ang isang empleyadong namatay na at dalawang nagretiro na sa ahensya. Reconsideration naman ang hiling ng 108 empleyado ng National Food Authority o NFA na pinatawan ng suspension kaugnay sa maanumalyang pagbebenta ng buffer stock ng NFA rice. Ayon kay Attorney Rafael Rico, legal counsel ng mga empleyado, naghain sila ng motion for reconsideration sa ombudsman ngayong araw upang hilingin na matignang maigi ang issue at malef ang ipinataw na suspension sa mga empleyado. Day 108 ay ito po yung mga bodegero, branch manager, and regional managers lang po. Sila po ay ginagawa lang po nila ministerial duty. They are not exercising discretion in releasing these stocks. Jun, ayon pa kay Rai, kung marami ring mali sa listahan ng pangalan ng mga nasuspinding empleyado.
They included in the list of suspended employees one person who is even dead, two retired employees, and one in study leave, and numerous more individuals with even wrong designations and names. Dagdag pa ng legal counsel na mahirap ang sitwasyon ng mga suspendidong empleyado, lalo na wala silang inaasahang pagkukunan ng panggasto sa darating na mga araw. Right now po, dahil suspended po sila without pay, they are very uncertain about their future. They do not have any source of livelihood as of the moment. So we are filing this motion for reconsideration at the earliest possible time. Ayon sa Assistant Branch Manager ng NFA sa Camarines Sur na si Jonathan Cabrillas, hindi lang sila ang apektado kundi maging ang kanilang mga pamilya at ang operasyon na kanilang naiwang sa opisina. Medyo mahirap, siyempre ito lang ang source of livelihood namin and siyempre apektado rin ang pamilya namin. Yan po, medyo talaga po mahirap dahil hindi lang po sa amin, siyempre ang aming ahensya, apektado rin po ang operational activity po ng opisina po namin. Hindi nila ito inaasahan dahil nakatanggap na lang sila ng email at agad ay hindi na rin sila nakapasok pa. Na bigla na lang may dumating na suspension order na sa tingin namin medyo minadali. Sa ngayon, June, ay wala pang tugon dito ang pamunuan ng Department of Agriculture at NFA. Inaasahan naman ng mga suspended NFA employees ang positibong sagot mula sa ombudsman 5 araw mula ngayon. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, June. Oh, Jed, sa aking pagkakaintindi, sila ay galing sa iba't ibang mga branches ng NFA sa probinsya, yung iba. Ito ba ay meron, kumbaga, meron bang nagreklamo sa kanila o isang tao o grupo lamang ang nagreklamo sa mga taong ito na 108? So, June, kanina nga, doon sa 108 na nag-file ng motion for reconsideration, nasa 20 na katao lang ang nag-appear sa ombudsman at nirepresenta nilang ipapanilang mga kasamahan. Well, maraming salamat, Jed Neresina. Target ng Philippine Coast Guard na maisakatuparan ng zero maritime incidents sa darating na long holiday. Mula March 23 hanggang April 3, naka-heightened alert ang PCG para sa gagawing pagbabantay sa mga pantalan upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan nating bibiyahe. Ayon sa PCG, ngayon pa lamang ay naghahanda na ang kanilang puwersa sa inaasahang bulto ng mga biyahero sa mahabang bakasyon. Kaugnay nito, mas paiitingin ng PCG ang kanilang pagpapatrolya sa lahat ng mga pantalan at waterways sa buong bansa. Gayon din ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe at kaligtasan ng mga pasaherong bibiyahe bago ang kanilang paglalayag. Nagpalabas ng Traffic Advisory ang Department of Transportation kaugnay sa inaasahang mas mabigat na trapiko simula bukas, March 15 hanggang sa Linggo, March 17. Ayon sa DOTR, ito ay bunsod ng gagawing pag-transport ng tunnel boring machine o ang makinang ginagamit sa paghukay at pagbubutas sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Isa sa gawa ang pag-transport ng TBM sa pagitan ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kabilang sa mga lugar, nadaraanan ng ilang kalsada sa Maynila at Quezon City. Inaabisuhan ng mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Para sa kumpletong detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng DOTR. Nagwagi ang rookie team Comelec Supra Jets sa kanilang debut game sa UNTV Volleyball League kahapon. Panalo naman ang SSS Pension Protectors laban sa BFP Lady Firefighters, habang dinumina ng AP Lady Gunner ang Judiciary Justice Servers. Ito ang balita ni Harry Ilagan.
Matapos ang very successful opening ng UNTV Volleyball League Season 2 noong March 10, 2024, sumabak agad sa preliminaries ang rookie team Comelec Sapra Jets laban sa DFA Emissaries na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Nagpaulan ng malulupit na 12 attack points at 2 service aces si Danica Janrauli para pangunahan ang Sapra Jets na makuha ang set 1 sa score na 25-21. Sa second set ay nagpakawala naman ang 8 service aces ang Sapra Jets at 12 attacks mula pa rin kay Danica Janrauli. Nakuha ang 25 points kontra sa 23 points ng DFA. Pagdating sa third set, tinabakan na ng Comelec ang Emissaries sa score na 25-9. Best player of the game naman si Danica Janrauli na may 16 attacks. Lumabas naman yung gusto naming sistema para sa kanila para mas matuto sila. Ayun, lumabas naman pero may mga ano pa rin talaga, may mga kulang, may mga lapses pa rin na kailangan pa rin namin i-insayo para mas malinis yung galaw namin. Yung mga pagkukulang namin ngayon, yung mga drop ball, yan, yung mga kailangan namin i-training yan para ma-convert sa points. Medyo tumaas yung percentage ng receiving error. Medyo may konting kaba. No, kasi mabigat yung service ng kalaban at saka dating champion, doon kami nahirapan yung receiving. And then yung blocking and coverage namin. Sa second game, mainit agad ang opensa ng SSS Pension Protectors sa pamamagitan ng sunod-sunod na atake ng Thailander import na si Pacharis Temuang laban sa BFP Lady Firefighters. Sinubukang bumawi ng Lady Firefighters, subalit kinapos sila sa score na 25-22. Sa pangalawang set, ang BFP lumamang ng 6 points. Pero agad nakapag-adjust ang SSS at naagaw ang set 2, 26-24. Nakabawi ang Lady Firefighters sa third set sa score na 25-20. 10 points mula sa atake at 7 points sa service ace at opponent errors. Dikdikan pa rin ang laban sa fourth set. Subalit din na pinayagan ng Pension Protectors ang BFP na makahabol sa score na 25-23. Best player of the game si Pachari Temuang na may 27 points, 23 attacks, 2 blocks at 2 service aces. Ang kailangan namin gawin ay mag-hard work pa po sa training at saka mag-gel kasi minsan nagkakalituhan pa sila sa pwesto. Minsan nawawala sila sa pagbasa ng bola. Nakakalimutan bumlock. Magpo-focus lang kami sa depensa pa kasi mas marami kaming error sa depensa kaysa sa offense. Kailangan pa naming pabilisin yung mga players po namin. Tapos develop pa yung mga skills nila, more practice. Huwag mawalan ng pag-asa. First game pa lang, marami pa pang games na darating. Babawi pa tayo. Sa third game, nagpaulan agad ng kaliwatkan ng palo si Ayari Yongko ng AFP Lady Gunner para pahirapan ng Judiciary Justice Server. Panalo ang Lady Gunner sa tatlong magkasunod na set sa score na 25-21, 25-17, 25-18. Best player of the game naman si Ayari Yongko Kim Song na may 14 attacks, 1 block at 3 service aces. In-enjoy nila yung game ngayon. Wala sila ng receive. Tapos parang nag-relax. Dapat hindi nagre-relax. Kaya dumikit yung score kanina. Yung receive namin, kasi doon nagsisimula eh. Sa pagdating naman sa service, medyo nag-lapse din kami nung first set, second set. And then nung third set naman, ang naging problema naman namin, receive. So next game yun, ang iti-train namin is yung service receive pa rin. Kasi hindi rin naman kami makaka-attack eh, kung wala kaming service receive. Abangan ang susunod na bakbakan ng mga public servants sa UNTV Volleyball League Season 2 sa April 4, 2024 sa Paco Arena, Manila. Matutunghayan ang sagupaan ng SSS Pension Protector at Senate Lady Defenders sa Game 1, alas 12 ng tanghali. Susundon ito ng laban ng PNP Lady Patrollers at Comelec Sapra Jets sa Game 2, alas 12 ng hapon. At ang banggaan ng Judiciary Justice Servers at DFA Emissaries sa Main Game, alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa YouTube channel ng UNTV Public Service Channel at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Running attack, Yanko!
kay ng ating po mga kausi sa kanilang mga komentaryo kasi kahapon talaga nagusto ko talaga yung laban ng sa UNTV Volleyball League. Ah, yung pinapanood natin. Oo. Talagang maganda. Balancing ngayon yung bawat team. Oo, lahat may laban. Ikaw lahat. Oo, hindi ka. Kung dati kasi pag AFP, alam mo, panalo ka agad. Pero ngayon hindi eh. Yung tatlong sets na yun, ano yun eh, kumbaga nagjujuice eh, no? Table eh. Ganun kadikit. Oo, ganun kadikit yun. Oh, ang ganda nga nung laban. Pero magaling din yung team ni Chairman George. Ah, Comelec? Oo. Ah, may laban na rin. Mga suffragettes. Nanonood ba? Kasi naalala ko sa basketball, sinabi niya hindi siya mag-miss ng games. Eto sa volleyball, nanonood din. Unang game nila, kahapon. Di ba kahapon yun? Kahapon yun, nanonood. Suffragettes. At kulang lang sa trivia si Harry. Ano yung trivia? Ang ibig sabihin pala ng suffragettes, yun yung nung araw sa French, na sila yung mga kababaihan na lumaban sa karapatan nila para makaboto. Ah, kasi suffrage. Right to vote. Kaya tayo sa ating mga kausi. Hingil po sa ginagawang TMBB ng UNTV. Mula sa isa nating kausi na si Mel Ski, big salut po sa UNTV News and Rescue Team sa pagliligtas at pagtulong sa mga naaksidente sa mga pangunahing lansangan. Salamat po sa Diyos. Tungkol naman po sa military modernization, sabi ni Chell Antiligando, aanhin mo ang military modernization kung walang military personnel na susunod or magmamanas sa pangangasiwa nito. Gilaman po sa Bohol Resort, sabi ni Net Pangilinan, ang mahirap, maaaring maapektuhan ang Chocolate Hills, pwedeng magkaroon ng soil erosion. Dapat malaman kung sino ang nag-approve para magtayo ng resort. Oo nga, doon talaga ako nagtataka. Paano na-approvehan yun? Diba? Oo. Ang sabi kasi, nilalaban private land daw kasi. Pero kasi, yung paligid nun is Chocolate Hills na. Kasi ano yan eh, sa panahon pa ni Pangulong Ramos na iproklama yan talagang protected area. Correct. Yan. Although, sabi nga nila, kahit na halimbawa, pag titled yan, di ba, titled yan, pero kumbaga meron pa rin, kumbaga say ang gobyerno, paano mo gagamitin yung iyong lupa? Mismo. At saka syempre, lalo yan, ginawang hindi lang ito private property, ginawang public resort yan. So, paano yung drainage yan? Paano yung mga tubo dyan, di ba? Napakaganda ng kakaiba kasi yun eh. Natural yun eh, di ba? Oo, kaya walang dapat katulan. Sana ay mapag-isipang mabuti ano ang gagawin dyan sa issue na yan. Okay, mag-shoutout na po tayo sa ating mga kausi ngayong araw ng Webes. Shoutout po kina Joel Vito, Antonio Valencia at Nald Sauro. Pwede din po kay Sunny Garampil, Dolorito M. Garachico at Roque Mark. Mga bago to, Monica, no? Bago. Maraming salamat po. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa ito ang balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming pong mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Tesalonica 5:18 na nagsasabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Naging kabuuan ang ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.